Kung kayo ho'y mga OFW, I think that this will apply to you or mga pamilya ng OFW. Lalo-lalo na kayo mga, ito ho'y bagay na kung saan subaybayan nyo, no? Ako ho naniniwala na mabilisan dapat magawan agad ng ito ho, ma-set up agad yung Department of OFW or Department of Overseas Filipino Workers. Alam niyo ho bakit? Kasi para ma-implementa agad, maipatupad yung sinasabing itong sabi na naman kasi ng Commission on Audit, mino-monitor daw nila yung OWA doon sa livelihood programs ng programa ho para doon sa bumabalik ng mga OFW. Nakakaawa ho talaga ang mga OFW natin. Karamihan ho sa aming action center na pumupunta mga pamilya ng OFW kapag hindi inabuso. Yung iba naman nakauwi na, tinarantado ng mga putok sa buhong arabong mababantot na mamaanghit. Ewan natin kung bakit. Siguro sa kanilang ugali mababantot. Hindi ho ako racist dito. Ano? Bastos lang sila eh. Gayang karamihan ho nakikita ko eh. Marami na ho kami pinauwi, tinulungan, lahat ho ginagawa ho namin sa larang ho ng serbisyo publiko. Kaya ako naniniwala ho kapag kinag-usapan yung OFW, marami nagsasabi, paulit-ulit na kasi sila lumalabas ng bansa. Madaling sabihin yan, pag ang taong medyo makikipagsapalaran sa akala nila ay gaganda, hindi ho sila biktima na talagang willing victim. In good faith, talagang umaalis sila thinking na baka swertehin doon sa mga kamay ng mga Arabong matitino. May mga matitino rin, pero karamihan babantot na pangit pa, mamaanghit pa, bastos pa. Ngayon, kailangan. Someone, a secretary, ASAP, as soon as possible, ma-implement agad itong sinasabing Department of OFW para pangasiwaan at pamunuan ng isang secretary. Ito ho yung ma-assiste, matulungan ho yung mga pamilyang OFW at sa tulong ho na sinasabi ho natin dito mga boss ay yung mga programa assistance para doon sa mga umuuwi at pagkaroon ng livelihood program. Alam niyo ho ba kung bakit? Yung sinasabi ho kasi ng COA, Commission on Audit, hindi raho na naliliquidate yung mga pondo. Alam niyo ang mga pondong sinasabi nila mga boss. 700 million pesos in total government funds. Dapat ma-monitor at yan, almost a billion. Sabi ho kasi ng COA ng 2018 Annual Audit Report para dito ho sa Overseas Workers and Welfare Administration, na lumalabas yun ho, implementasyon ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, BP and BH program, hindi raw ho masyado na pamangasiwaan, hindi raw ho nasisilip na mamonitor ng OWA, ng mga regional office, kasi ito ho'y wala raw ho silang tao, wala masyadong tumututok. Pag ganun, magkakaroon nga talaga ng budget ng digestion, tetengga yung mga pondo na yun. Kawawa naman si OFW kung ganyan. Kaya hindi naman natin masisisi ang OWA kasi marami ho lang ginagawa. Kaya kinakailan may departamento talagang pangasiwaan to. Ngayon, alam niyo ho ba, ang gobyerno nag-release ho ng 632.89 million para dito sa programang ito. Ngayon, ang mga beneficiaryo ho rito, Sus Mario Josep, itong 5,800,000, malaking figure ho itong pinag-uusapan natin dito, mga boss. Yung iba, kulang sa dokumentasyon, sabi nga ho natin, hindi natututukan. Kaya siguro pag may departamento na, may secretary na, kayo mga OFW na gusto nang bumalik at magkaroon ng sinasabing ayuda or tulong dahil sa inyong pagbibigay, ito ho'y mga bayani kayo, yan ho'y mga binibigay ng ating gobyerno bilang ayuda doon sa mga OFW natin. Sa pamamagitan ng sinasabing programang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, ayun dapat. Ngayon, ang sinasabi naman ng COA, Commission on Audit, ito raw ang pangangasiwa ng sinasabing OWA, ng OWA natin, hindi daw ho nagamit yung 88.45 million na in-release ho. Hindi masyado, kaya nga eh, wag na natin pahamain pa. Wag na natin patagalin pa, umami naman talaga ang OWA natin dito na hindi lang pangasiwaan kasi, nako,
Kaya maraming naapektuhan at mabagal yung sinasabing paggamit nito. Kaya naapektuhan yung ibang mga beneficiaryo. Ang tawag ko dyan, budget indigestion. Hindi agad marilis kasi kulang sa tao, kulang sa pangangasiwa dyan. Nandyan lang nakatenga, sino dapat sisihin? Hindi mo naman masisisi ang OWA, kasi nandyan lang yung pera. Hindi mo rin masisisi yung Commission on Audit kasi tinitingnan, tama rin sila. At sinasabi naman ng OWA, hindi rin namin papangasiwaan yan kasi marami kami ginagawa. Kasi maraming iba nahihirapan mag-apply, kulang sa requirements ang mga OFW. Totoo nga ba? Kayo mga OFW, magsalita nga kayo kung totoo sinasabi ng OWA. Kung totoo ang sinasabi ng OWA, kulang daw sa requirements. At hindi daw rin mapangasiwaan kasi karamihan sa inyo, yung makakuha ng ayuda, hindi rin makumpletong requirements. Totoo nga ba to? Ay gusto ko malaman sa inyo. Kasi kung may mga ganyang klaseng pondong ibibigay ang ating pamahalaan para ayuda doon sa mga OFW natin, para sa nakatenga lang dyan, hindi nagagamit, impacho ang tawag ko dyan. Baka na impacho sa sobrang dami at pagkatapos mabagal ang proseso, parang lumalabas, wag na kayong magdahilan. Sabihin nyo lang kayo sa OWA, hindi namin kayang pangasiwaan. Kinakailangan ng departamentong mangangasiwa dyan para doon sa mga pwedeng asistihan, ayudahan ng ating pamahalaan. Itong mga OFW, sa kanilang mga balik, ito yung mga sinasabing balik manggagawa, or ito ho yung mga tawag nila dito sa programang ito. Gusto ko lang ho yung salitang balik Pinas, balik hanap buhay. Ayun lang ho eh.